Ayan guys, ilagay natin yung gata at saka asukal. Ayan. Tapos guys, kailangan natin siyang anuhin, paghaluin. Haluin ang haluin guys hanggang matunaw yung asukal. Yung apoy lang niya guys, mahina lang para hindi siya kaagad magano. Kailangan kasi yung asukal matunaw. Tuloy-tuloy lang ang paghalo niyan guys. Tsaka lagyan natin ng kunting guys, asin. Kalahating kutsarita lang. Para yung kasi nakasanayan ko guys sa amin sa Davao, kailangan may asin pag ako nagbiko. Yan, kunti lang para magiging yung malasahan mo siya, yung hindi siya matamis masyado, mayroon siyang kunting alat. Yan guys, tuloy-tuloy lang ang paghalo hanggang matunaw yung asukal. Hanggang magiging siya guys, magiging latik. Magiging latik siya guys. Ayan na po, kumulo na po siya guys. Tuloy-tuloy lang ang paghalo niyan, dandan lang. Hindi pa yan pwede guys sa mamaya-maya. Nang magiging malapot na siya. Tuloy-tuloy lang hanggang malapot. Ayan na guys, malapot na siya. Kailangan na natin ni ilagay yung malagkit. Ilagay natin yung malagkit. Yung malagkit guys, yan? Malagkit ng Taiwan guys. At saka yung yung gata guys, hindi siya pure talaga na gata. Yung nasa lata lang, wala kasi dito sa guys sa Taiwan yung pure na niyog. Yan guys, tuloy-tuloy lang ang paghalo niyan. Hanggang yung mga butil ng malagkit, maghihiwalay siya para masip-sip na yung yung latik. Para pag kinain mo, ma-nam-nam mo talaga yung sarap ng biko. Ayan guys, tapos na po yung kalahating lang po yan guys. Kilo na malakit ang sinain ko. Tuloy-tuloy lang yung paghalo. Hanggang maano na yung buong-buo na malakit. Tuloy-tuloy lang. Tsaka pala guys, para sa mga nagtatanong kung mga recipe guys, sa lang yan guys, sa Davao lang namin yan. Yan yung biko nga Davao, panlasang Davaoinos. Simple lang yan guys, ha? Pangkain lang naman, hindi naman ito pambenta. Ayan guys, kunting lang siya hanggang lumagkit na, masipsip na yun. Ayan guys, sinipsip na niya yung yung gata. Ayan, lumapot na po siya guys. Malapit na po maluto, hanggang magiging siya, magtutong na po yan siya guys. Pag nagtutong na siya, pwede na po natin siyang hanguin. Ilang segundo na lang guys, hanguin natin yan. Tikman na natin yung biko. Nagbiko lang ako guys kasi birthday ng kasama ko. Pinagbibiko ako nila kaya nagluto na naman si Jenison. Ayan na guys, nagtutong na siya. So
So ibig sabihin niya guys, luto na siya, hanguin ko na to ilang ano na lang. Ilang segundo na lang guys. Konti na lang. Ito na guys, pwede na to. Ililipat natin sa lagayan.